Magandang araw mga kaibigan. As usual ang ating dark chocolate. Napakasarap po. Pure tablea, organic. Good for our health. May mga nagtatanong paano daw maka-order ng dark chocolate. Dito lang po kayo mag-text. 0916-900-0997. O, ulitin ko. Yan. Hindi po kayo manghihinayang. Ang dami na pong umu-order sa amin. It's pure and organic. Very healthy. Kung ano yung nakikita kong lakas ng katawan ko ngayon, aking health, isang factor itong everyday umiinom ako ng dark chocolate. Okay. Pag-usapan natin itong ipinagmamayabang ng Pangulong Marcos na bagong Pilipinas. Then specifically sa isang agency ang Bureau of Internal Revenue. Nako, may nadiskubrihan ko na korupsyon. Dati naman yan, kahit anong sinong presidente, nandyan na yung image ng BIR na corrupt o pera de los buenos, ha. Kaya lang as an agency, panahon pa ni Tatay Digong yan, tinatarget niya BIR. Okay. So, kumusta naman itong bagong Pilipinas movement ng Pangulong Marcos? Ano bang ginagawa niya para malinisan ang mga corrupt officials sa BIR? Nako, ito po ang napakasamang balita tungkol sa BIR. Ito po sa news. Naipublish na ito sa halos lahat ng mainstream media. Corrupt BIR, look into the low salary of collectors, senators say. Napag-alaman noong October 2 na budget deliberation ng BIR, nabigla ng ating mga senators dahil ang daming unfilled positions. Permanent position sa BIR, walang nakaupo. Bakit? Eh, napakababa pala ang sweldo ng mga abogado, mga accountants na papasok sa BIR. Magkano? Abogado na ito, ha? Accountant. Narinig ko ang mga pinakamahirap daw na board exam o bar exam, accountancy at saka law. Ang hirap daw niyan. So ito, nakapasar ka na. Magtratrabaho ka ngayon sa BIR. Magkano ang sweldo? Huwag kayong mabibigla. 27,000 pesos ang entry salary. Ano ba naman tayo? Parang nag-joke ang bagong Pilipinas movement na ipinagmamalaki ng Pangulong Marcos. Palakpak naman dyan! Wow! Ikaw yung abogado o accountant. Ang anak ko, eldest daughter ko, accountant po. Payag ka ba? Happy ka magtrabaho sa BIR with 27,000 a month ang sweldo mo? Or ikaw, parents, grandparent, ang iyong anak o apo, malaman mo, pinaghirapan ninyo, ginastusan ninyo. Nung naging abogado na, accountant na, ang sweldo is 27,000 per month. Happy ba kayo? Kalokohan itong nangyayari sa BIR. Kaya sabi ng mga senador, what are you doing, BIR? Pinagalitan nila yung commissioner eh. Sino bang commissioner nila? Commissioner Romeo June Lumagi Jr. At inadmit naman ng commissioner na yan ang problema nila sa BIR. Okay, i-compare ko sa Philippine Army or sa Armed Forces. And maybe even sa police. I think parehas ang sweldo ng PNP at saka AFP. Ang isang private,
High school graduate lang yan, ha? Ang kanyang entry salary, basic, I think, 29,000 something. Yes! Private, high school graduate, 29,000 plus allowances pa. Kaya ang net pay ng isang private sa army or sa armed forces, aabot ng 30,000. So ano ba itong ginagawa ng ating gobyerno? Ang BIR po, to me, it's a very important agency in government. Kasi kung happy ang mga BIR employees, ginagawa nila ang trabaho nila, maraming koleksyon, edi ang makikinabang buong bayan. E kung 27,000 lang ang sweldo mo, happy ka ba? Sure, it's not. E kung meron ng bribe, oh, yun na. Nagsisimula na po ang korupsyon. Pag ganyan ang sitwasyon na hindi nila pangalagaan ang kanilang mga empleyado. Okay, konting lecture lang sa amin sa Armed Forces of the Philippines. Nagdaan din kami yan, corrupt din kami noon. Kaya lang, dumating ang punto na nagkaroon ng AFP Professionalism Program. Pinag-aralan namin ang korupsyon. Paano namin ma-eradicate ang korupsyon? Ito, tandang-tanda ko pa. Mayroong corruption triangle. Parang fire. Kinompare sa fire. You need three elements para makabuo ng apoy. Tanggalin mo ang isa, wala na. Ano yun? You need the material, yung combustible material. You need a spark, yung lighter o posporo. And you need oxygen. Pag tanggalin mo yung isa, example, walang hangin, walang oxygen, hindi ka makakabuo ng fire. O kaya wala kang lighter, may hangin nga, meron kang susunugin, wala ka namang lighter o posporo, hindi ka rin. So, ganun din po ang corruption. Tatlo ang corruption triangle. Ang number one is the person himself, yung empleyado, yung kanyang value system o yung kanyang puso. Kasi ang corruption nanggagaling sa puso ng tao. Next, opportunity ang tawag. Ano yung opportunity? Yung example kami, kung na detail na ako na commander sa isang area, there's now an opportunity for corruption. Kailan kung ordinaryong sundalo lang, private, eh, sinong mag-bribe sa kanya? Wala. Only the commanders ang prone to corruption. Yun, opportunity. Then, pangatlo, yung culture. Kultura within that organization. Kaya kami po, sa Armed Forces, naabutan ko yung kultura na, ala, okay lang magnakaw, okay lang maging corrupt. Yun ang naabutan ko. Tapos, yeah, mga commanders namin, naabutan ko, prone sa corruption, eh di, nakita ko na gumagawa ng kalokohan. And then, yung mga sundalo nung una, abusador, commander abusador, there's something wrong with the heart. So, tinutukan namin itong tatlong triangle, yung heart. Nagkaroon kami ng value sessions. Itinuro ang salita ng Diyos. Nung una po, yung sundalo, commander, ako, official, maghawak ng Biblia, ang tingin nung una, bakla, bayot. But hindi na po ngayon. Maraming commanders ngayon, Bible-believing Christians. Hindi na kami nahihiya na maghawak ng Biblia. Marami na po tayong kasundaluhan, merong regular Bible study in every unit. Kaya unti-unti, nakukorek ang greediness o ang corrupt heart, pinabago ng salita ng Diyos yung puso ng ating kasundaluhan. Then opportunity. Yung mga commanders na ilalagay, pinipili. Kasi once na piling-pili yung commander, kahit i-bribe ng kung sino yan, hindi siya
madaling matukso. And then, kultura. Ah, yan, naayos na namin. Ang AFP na ngayon, one of the most trusted agency in government. Naayos namin ang aming corruption. Okay? Hindi kami perfect, kailang ano na lang. Minimal na lang ang corruption sa AFP. Punta tayo sa BIR. Hmm? So, yung 27,000 pesos per month, yun na, nandun na sa opportunity. Dahil ako yung abogado, di pamilya ako o nangangailangan ako ng kwarta, eh napakababa yung sweldo ko at may nag-bribe, most likely matutukso ako. Ganun po yun. Kaya, I don't know kung anong gagawin ng Pangulo, anong gagawin ng BIR Commissioner, kaya para naman yung bagong Pilipinas na ipinagmamayabang ng Pangulo ay may sakatuparan na ang corruption sa BIR unti-unti mawawala na. But, kung walang gagawin ng Pangulo, hanggang salita lang siya, hindi nila maayos itong 27,000 pesos na sweldo, ay iwan ko na lang saan papunta itong bayan nating ito, saan papunta ang bagong Pilipinas ng Pangulong Marcos.